Kasi tingnan nyo to, ha. Ito yung balita ngayong araw na ito. Nagharap ang sumitang MMDA enforcer at ang dalawang driver na ginamit ang pangalan ni Senator Bong Revilla para makadaan sa EDSA busway. Kasunod dyan, pagbabawalan na sa busway ang mga marked government vehicle. Nasa frontline ang balitang yan, si Gio Robles. Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit di umano sa pangalan ni Senador Bong Revilla Jr. para makalusot sa EDSA busway kahapon. Tumanggi na ang MMDA na pangalanan... Si Boss Dada pala yun eh. Ay sus, Ginoo. Ay, hindi bala. Akala ko si Boss Dada. Oy, Boss Dada! Magpagaling ka. May sakit ka din daw. Gaya-gaya ka, ha? Ang dalawa, pero tinikitan sila at pinagbulta ng 5,000 piso para sa unang paglabag sa EDSA bus lane. Iniharap din ang dalawang driver sa MMDA enforcer na nanita sa kanila. Hindi na pinayagan ng MMDA na i-cover ng media ang tagpong yan. Pero natanong ng News 5 si MMDA Acting Chairman Romando Artes sa pagkakakilanlan ng may-ari ng mga sasakyan. Una niyang sagot kanina. Wala pa pong ibinigay na pangalan sa akin kung sino talaga yung may-ari. At yan naman po ay isusulat naman namin sa LTO. In fact, dinidraft na po yung complaint para po makilala. Alam mo, dyan ako medyo nagtataka rin ho sa MMDA. Parang bakit parang ang bagal ho ng, diba, as soon as sumurrender na yung driver, diba, sumurrender na. So alam nyo na yung plate number. Hindi, it will take time pa po ba para lang malaman kung sino may ari nung sasakyan? Diba ho? Bakit hindi nyo ho i-reveal kung sino yung... May-ari nung sasakyan? Wala ho ba kayong internet ng kayo ng LTO? Wala ho ba kayong direct line with the LTO? Dapat isang tawag. Sino ba may-ari nito? Malamang kaagad. Di ba parang medyo aabutin pa ba ito ng isang linggo para makapagpahinga yung issue bago mabuking? Hindi kasi ho, para malaman ho talaga natin. O, di ba? Eh yan naman ho, hamon ni Senator Bong Revilla eh. Na malaman talaga kung sino ho yung may-ari. Matapang ho siyang sinasabi niyang hindi siya may-ari. O edi maganda magkaalaman ho talaga. Kasi ho, tama nga naman. Medyo, alam nyo naman, nangyari kay Senator Bong Revilla, nung panahon ng mga Aquino, talagang dinungisan. Alam mo yun eh, kaya nakita ko eh, sabi ko nga noong una, inoobserve ako, sabi ko, OA ba itong response ni Senator Bong Revilla? Hindi, diretsuhan tayo, di ba? OA ba ho yung response niya? Sa loob-loob ko, hindi. Kung ikaw nakulong ng ilang taon dahil alam mong pinag-initang ka lang, tapos eventually ikaw ay nakalaya dahil alam mong ikaw ay inacquit ng korte dahil wala naman palang nakita, dahil nga lang ikaw ay pinag-initan ng administrasyon noon. Siyempre, as much as possible, poproteksyonan mo na yung iyong alam mo yon, iyong pangalan. Tapos sa isang traffic violation lang masisira ka. Eh sana nga kung may katotohanan, eh ang lakas na loob niya, sinasabi niyang wala. At talaga nga namang, kasi ang dali na mamalaman yan kung sa kanya yan eh. Pakikita sa LTO yung kung saan man nakaano yan. Alam na kaagad eh. Di ba ho? Madaling i-connect. Eh ngayon, bakit ang tagal-tagal para ma-connect ho natin kung sino talaga may-ari niyan? Pero ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sa kanilang may-ari at boss ng dalawang driver. Tumanggi nang iharap ng MMDA sa media ang trap. Isa pa yan, yung body cam. Actually, binandikos nga ni ano yan, ni Revilla. Yung body cam na ginagamit supposedly ng MMDA, di ba? Sabi niya nga eh, 60,000 ang quotation nyo. Alam mo? Sa totoo lang ha? Wala, ang GoPro wala 60,000. Magandang klase na ho yun, ha? So, asan ho yung body cam na supposedly? Diba? Dapat to yun pa lang. Sabit na ho sila dun eh. Pick enforcer. Sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Senator Revilla doon sa sasakyan. At even si Senate, si Colonel Bong. So, iyan ho, kita nyo. Hindi pala nakita, ginamit lang. Malaking palpak ho ito, MMDA. Sayang ho yung sinimulan ninyo. Alam nyo, dahil sa pag-compromise ninyo na pinakawalan ninyo yung isang taong nag-name drop, sumabit tuloy ho kayo ng matindi dito. Di ba ho?
Isipin mo ha, hindi nyo naman pala nakita. Tapos sinabi ng enforcer na nakita niya. Yun ang sinabi ng enforcer eh. Nakita niya eh, dun kay ni Briha, kaya naman si ni Briha, lakas ng loob sabihin. Eh, yung pala naman, hindi. Ano, nabudol din ho kayo? Alam nyo, dahil sa ganyan nyo, masisira po tuloy yung magandang ginagawa ng MMDA, yung entire MMDA. Dahil sa isang traffic enforcer na nagsinungaling. Dapat to parusahan talaga yung nagsinungaling na yan kasi wala naman no siguro mga traffic enforcer na hindi makakakilala kay Senator Bong Revilla. Artista pa o, hindi lang yung senador yun. Ang bihira naman. Sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Revilla at nasa ibang lugar siya at the time. Una na sabi dito, maganda yung sinabi niyo. Pagiging unfair niya sa mga rider na nahuhuli niya na di nakasapatos ang cast rider pag ano? Basta, parang dahil daw sa pagiging hindi patas ni Briha, kaya tuloy nakakarma siya. Actually, ayoko man sabihin to ha, Madam Miss Gwen at Adiser, salamat po ha. Ayoko man sabihin ito, pero mukhang may punto yung isang nagsabi nito. Yung si Batang 90s. Mukhang may punto siya. Eh, dahil sa pagkompromiso ninyo dito sa issue na to, sumabit po tuloy kayo. Pa-shoutout kay Chelly Vera who's listening while driving. Hello po, hello po, Chelly Vera. Ryzen X. Maraming salamat po ha. Thank you very much. Pag dito sa Amerika, parang makulay dito, Boss Randall. Naring itinanggi ni Revilla na dumaan siya sa EDSA busway kahapon dahil nasa Cavite raw siya. Alam mo, kinonfirm ko ito. Bakit kanyo? Umaga nangyari to. Tapos meron akong kaibigan na ayoko nalang sabihin kung sino. Baka mamaya mapag-initan pa yun. Tinawagan ko po sa Senado. Sabi ko, nandiyan ba na umaga si Senator Bong Revilla? Ano mo sagot niya sa akin? Wala, kauuwi lang nila eh. Ano meron, may party? Hindi, budget deliberation pala, nirarush hanggang umaga, madaling araw. So madaling salita, madaling araw po na yung mga senador na andun pa sa Senado. So imposible daw na by alas 9, alas 8 ng umaga, eh naandyan sa EDSA yung mga yon. Siguradong uuwi na yung mga yon. Eh from Senate to Cavite, hindi naman ho dadaan ng Mandaluyong. At hindi magliliwaliwi ng ganong oras. Kasi nga, pagod na. Buong umaga daw, nandun silang lahat yung mga senador na inaayos yung budget. Ah, ganun ba? Eh sabi ko, eh talagang malabo. So ang pwede na lang posibleng mangyari niyan, eh tauhan niya ito. Eh, kaya nga, nung sinabi ko, di ba, na hinahamon ko na nga MMDA, bakit hindi ilabas kung sino talaga may ari? Malalaman naman kung may connection talaga kay Senator Bong Revilla. Kasi, una-una, masama ho ito. This is not good. Using the name of a senator para lang makapuslit sa... Eh, alam naman po natin ng mga kamote sa kalsada eh. Lahat ho ata ng general tatawagan na eh. Kaibigan ko si general eh. O si kilala mo si Kernel. O si Kernel, ganyan. Hindi pa ho ba tayo nadala dyan sa mga ganyan? O ano ko, bata ako ni ano. O ano ko, sekretaryan ako, assistant sekretaryan. The mere fact, ito ah, the mere fact na may ganyan, isa lang ibig sabihin yan, na pinagbibigyan pa rin po natin yung mga VIP sa Pilipinas. Yan o masakit na katotohanan. Tama talaga yung sinabi ng isa nating banateros dito. Pag rider, simpleng rider, wala ho tayong patawad. Okay. Tama naman po yun. Huwag ho natin patawarin. Pero ang problema, pag meron ng mga pangalan na bit-bit, depende sa ganda ng kotse, depende sa blinker, depende sa sinong pangalan ang babanggitin, eh tila meron pa rin tayong kulturang palakasan. Diba? O
Ganun eh, ganun na talaga ang katotohanan. Meron pa rin ho tayong palakasang nangyayari sa Pilipinas. Kaya tuloy, nadadali ho tayo ng ganito. Yun ang problema. Ang mga oras na iyon na ipaalam na sa senador ang pangalan ng dalawang driver na gumamit sa kanyang pangalan. Ayon kay Revilla, hahayaan na lang niya ang MMDA na magpursige ng kaukulang legal na aksyon laban sa dalawa. Maging si dating Ako Bicol Partyless Representative Christopher Co, balak ding magsampa ng reklamo sa isa pang driver na gumamit daw sa kanyang pangalan para makadaan sa EDSA busway kahapon. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa MMDA. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ito ah. Makikita niyo ito. Alam niyo ba yung number 8, 7, 5, 6 pwedeng orderin yan sa Lazada? Oo! Oh! Kasi alam nyo ho ba na hindi na nag-i-issue ang LTO ng ganyan? Alam ko tumigil na yan eh. Meron ako isang kakilalang congressman na tumigil na ho yung ano, yung kasi tinanong ko sa kanya eh. Sabi ko, bakit bagong congressman ito? Sabi ko sa kanya, oh, bagong congressman ka na, magpapalit ka na ng 8 ah. Taray mo ah, ginanong ko. Sabi niya, hindi, wala na yan. Wala na sa LTO daw yung mga 8-8 na yan. Ah, talaga? Eh, bakit na dami ko nakikita sa karsada? Sabi niya, sa Lazada meron yan. Talaga ba? Makabili nga. Joke lang. Totoo, di ba? So sabi ko, ay, may laki problema natin. Bakit may ganito? Oh, eh, malamang sa malamang, di ba? Abay, malamang sa malamang, hindi lamang po sa busway ginagamit yan. Baka sa coding ginagamit po din yan, yung 8-8 na yan, di ba? Kita nyo yung ano, kita nyo yung baluktot na prinsip, meron tayo sa kultura sa Pilipinas. Di ba? Baluktot na baluktot eh. Para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver, natanong ko rin si Artes kung nangamba ba siya sa banta ni Revilla na bawiin ang pondo ng MMDA. Kung tatanungin niyo po ako dahil na-threaten ako, na i-re-recall yung budget. Hindi po. Handa po akong i-defend yung budget namin. Pag tama po ang tao namin, tinatayuan ko. Ipinaglalaban ko. Tatlong pag... Eh, kaya lang mali ho eh. Anong gagawin natin? Hindi, sa tingin ko naman hindi na aabot sa ganun yan. Ha? Ewan ko kung aabot pa sa ganun yan. Pero actually, ang malaking problema ko dito, yung camera, di ba? Bakit asa na ho yung sinasabing may camera kayo na 60,000 each yung sinasabi ni Senator Bong Revilla? Bakit walang gamit yung mga tauhan ninyo? O kung kulang man, at least yung nandoon sa busway ang merong gumagamit. Sana ho ay magamit ho talaga. 'Di ba ho? Ma-justify nyo bakit walang camera yung tauhan ninyo. Yun lang ho yun. Kapag ang kinakaharap ni Debriha ang Data Privacy Act, hindi pag-validate sa impormasyon ng kanyang tauhan at pagpayag sa pagdaan ng mga sasakyan na hindi exempted sa busway. Hindi pa masabi sa ngayon. Yun eh. Dalawa daw talaga ang nakita ko sa isang balita. Actually, tatlo. Pero ang natandaan ko lang itong dalawa. Una, yung pagpayag kahit hindi naman po dapat. Di ba ho? Tandaan ho natin, Congressman, Senator, hindi ho yan exempted sa busway. Only the Senate President and the Speaker of the House. Chief Justice, yun lang, Vice President and the President. So lima lang ho yun. Yun lamang po ang pwedeng gumamit ng busway. So yung pagpayag ni Debriha dito, sabit. Isa yun. Pangalawa, tama nga naman yun sa data privacy unless guilty. Eh wala naman ho talaga. Kahit nga ho yung guilty, tinatago pa yung pangalan eh. Actually, 'di ba? Kahit yung KK Gadget Addict, pag naglalabas siya ng video, talagang biniblur niya pa. Hindi ko alam kung mahilig sa Japanese to si ano. Pero biniblur niya yung pagmumuka kasi nga privacy pa rin kahit ba nahuli na. Oh. Eh but this time, sumablay ho talaga. Bakit ano? Bakit na bulgar? 'Di ba? 'Yun ang sinasabi. Eh yun na nga, nabulgar na, hindi pa guilty. Doon ng MMDA ang ibang parusang maaaring ipataw kay Nebriha. Aabutin ng 2 linggo bago ilabas ng ahensya ang resulta ng investigasyon.
Kasunod naman ng insidente, simula sa Lunes, pagbabawalan na rin sa EDSA busway ang mga sasakyan na may red plate at clearly marked government vehicles. Ang papayagan lang bukod sa bus carousel ay mga emergency at police vehicle, pati service units para sa EDSA busway project. Nilinaw din ng DOTR na tanging convoy ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang exempted na gumamit sa EDSA bus lane. Kaya maging gabinete ng Pangulo, hindi na rin papayagan sa busway. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Ako? Ewan ko.